Mayong udto mga kanunoy. Sabado ngayon, so simple lang natin ang luto natin today. So mag-aadobo lang tayo. Adobo ng paanang manok na may halong atay, balunan at saka laman para sa mga alagang aso namin. So sinasabay lang namin sila sa pang-ulam nila. Saan pa kayo na yung aso, yung ulam ng tao, ganun din sa kanila. Mas, minsan mas masarap yung ulam nila. So ayan na, nililinis ko yung paa. Wala, kasi magawa ko siya isa-isa kung may mga natitirang balat o yung mga, minsan may mga kuko, pinuputol siya. Para, syempre, kakainin natin, kailangan malinis tayo. So ayan na, sinaterate ko yung atay balunan laman at yung paa. Una-una kong ginigisa ay yung paa kasi medyo may katagalan siya bago lumambot. So ayan, linisin natin ng maigi. Prepare na tayo ng bawang, sibuyas. Pag ako nagluluto bawang sibuyas lang guys, okay na siya. Yung iba kasi minsan nilalagyan ng luya. Pero pag nagluto ako, bawang sibuyas lang, goods na yon. So ayan na, mince ang ginagawa ko sa bawang. Kasi pag naha-mince yung bawang, talagang pag ginisa mo, maamoy na maamoy talaga siya. So aromatic yung bawang. At nagpe-prepare na rin ako ng kanin namin. Tatlong lang kami ngayon dito sa bahay, so konti lang yung sinain ko, dalawang taka lang kasi sina Lola nandun sa kabila dahil dun daw sila matuto. Ayan na nga, binubuksan ko ng maiwagang aparador at kinukuha ko yung paborito kong kawali ni tita kung saan nag-enjoy ako pag nagluluto. Mapasabaw man o gisa o prito. Napakaganda niyang gamitin. Nag-enjoy ako. At ayan na nga, pinipare ko na yung mga sangkap niya. Yung mga suka, toyo. Ayan, toyo. Ang tama. Pasensya na guys kasi mayroon akong tinatawag nila na ewan ko. Ano bang tawag doon? Speech defect. Basta kayo nang bahala. Ayan na nga, suka, toyo, bawang, sibuyas, at ayan na, ginigisa ko na siya. Yung una paa, kasi matagal lumambot yung paa. So, kailangan natin siyang palambutin. Pag nag-adobo ako guys, hindi ko siya agad-agad nilalagyan ng toyo at suka. Sinasangkot siya ko muna siya. And then, tubig lang muna para lumambot yung laman. Yung karne o yung paa nga na niluluto natin. So, bago ko siya lalagyan ng toyo at suka, malambot na muna yung karne para matansya din natin yung lasa niya. Kasi guys, sa paa, medyo kailangan malambot yung pagkaluto kasi paghilaw, makunat siya. Hindi natin may enjoy yung pagkain. So, ayan na, pakukuluan lang natin muna siya ng very, very light in sa Tagalog. Napaka gaan yun. So ayan na, ayan guys, palalambutin lang natin yung paa. Yung paa, actually yung atay at saka yung laman, mabilisan din naman sila lumambot, pero yung paa talaga yung pinaka-importante na kailangan sumabay siya sa lambot ng laman natin at saka atay. So ayan na nga, pinaghalo-halo ko na lahat ng sangkap. Kung magic sarap, beke naman. So ayan, may cubes. May pamintang buo, may pamintang durog, may dahon ng paminta. Diba, napakasaya kapag pinagsama-sama yung mga paminta. So, malasa. Ayan. So, ayan na nga. Dahil medyo kinula kami ng toyo, so bumili pa ako sa labas kanina ng toyo niyan. Dadagdagan natin siya mamaya. So, ngayon, ayaan lang natin muna siya ma-absorb yung lasa niya. Lahat na, kasi kompleto na yung mga sangkap niya. At ayan, sinicheck ko na rin yung kanin. Painin na siya. Guys, ito pag nagsaing, dito lang din ako natuto na pag nagsaing pala, pag umulo na siya, pinapatay, and then pag natulo na yung tubig, tsaka siya iin-in. Pero na-use lang din ako na magsaing na kapag umulo yung bigas, ihinaan lang yung apoy and then tuloy-tuloy. Pero ayun na nga. So, balik tayo dito sa adobo kasi ito yung pinag-uusapan natin. So, ayan na, malapit na dito yung ating adobo. Malambot na siya at yung sabaw niya is medyo
nagaan na rin. Tawag doon, malapot na rin yung sabaw niya. Hindi ko siya patutuyuan kasi may isa kaming kasama dito na galing sa simbahan. Malakas yung power nito kaya hindi natin pwedeng baliin yung kagustuhan niya. At ayan na nga, nagpe-prepare na tayo para sa pananghalian. So, adobo tayo today. Pananghalian. And then, dahil parang trip nilang mag soft drinks. So, ayan, napabino na rin sila ng soft drinks. Sa kanin, kasha lang din sa amin yung sinaing namin kasi sayang din naman guys kapag nasobra ng sinaing na hindi naman nauubos. Actually, may baho pa din naman kami. So, ayan na. Kaon na tayo guys. Ito talaga yung nakakamiss sa aming mga magkakapatid kasi ngayon lang kami ulit na kumain ng sabay-sabay na tatlo kasi madalas parang pag kumakain minsan ka lang kung kailan ka lang gugutumin tsaka kakain, pero this time sabay-sabay kaming tatlo and ayun nga kakapunta lang ulit sa Manila, so nakasabay ko sila ulit na kumakain. So ayan na nga yung isa kong kapatid, yan talaga yung hindi talaga pwedeng maiwan sa upuan ng pagkain, kailangan nauuna siya. At nag-prepare na rin si Nicole ng inumin namin. And then, habang kumakain kami, medyo nagkatuwaan kami dahil nag-i-enjoy sila at mukhang nasarapan sila sa niluto ko. Ganon! Ito, nakapit na ba? Pero wala ka na ng videoan. Ding-tip mo lang ito. Guys, hindi talaga ako kumakain ng paa ng manok. Never tried it before. Pero mukhang mabango kahit wala akong pang-amoy. I-try natin to. Ano lasa sini? Ano lasa nito? Ambot. Na-imagine ko pa lang makita ni Kuya yan na kumakain ako ng manok. Nung paano manok? Gawin patawa ni Kuya. Masarap to guys, masarap. Masarap to sa pulutan. Kaya abot mo ganin yung ano, ayun no, yung may takip na ano, bote. Ano ayan, dahil walang pasok. Wala naman pasok yun. Agay. Hindi na magka-color na galing ako. Kaon guys, kaon. Live bala, noy! Live tayo. Magla-live tayo. Oo nga. Huwag na. Habo ang gumalag kaya nun. Sa saan ba siguro yan? Putulin mo na yun.